I'm back mga kamotor, for today's video is mag-install tayo ng ating GRX Motonatic sa ating Evo helmet. Pero bago natin umpisahan itong ating video, please don't forget to like, comment and share. At huwag natin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na din yung ating notification bell para hindi kayo maiwan sa ating mga susunod na video. Ngayon, bubuksan muna natin itong ating GRX Motonatics. At yan yung pinaka laman ng ating binili sa Motoplus 2GB RAM. Nabili ko siya ng 450 sa may 2GB RAM mga kamotor. At ito yung mga iba pang laman niya. Extension na swing arm, ito yung short at meron din tayong long mga kamotor, and meron din siyang tali na pang support sa ating camera, at syempre hindi mawawala dyan yung ating GRX Motonatics sticker mga kamotor. Kung nakikita nyo mga kamotor, itong ating GRX Motonatics is mabigat. Solid na solid yung kanyang pagka plastic mga kamotor, and meron din siyang mga matitibay na sticker na double sided tape, 3M sticker, 3M double sided. Kung nakikita nyo mga kamotor, meron, hindi siya straight na plastic, meron siyang mga likuan na ganito para maayos natin sa shape ng ating mga helmet, kasi hindi naman pare-pareho yung ating mga helmet. So ayan, ipapakita ko muna sa inyo yung dati kong ginagamit na pang vlog. Ayan mga kamotor, yung dating gamit ko na pinang-vlog nung wala pa yung aking GRX Motonatics chin mount. Ang dami-daming bracket na nakalagay, isang bracket dito, isa, dalawa, tatlo, apat na bracket mga kamotor. At meron pa itong napakalaki na dinikit natin sa ating helmet. Bumili na lang ako ng GRX Motonatics para mabawasan yung aking bracket na nilagay, at mas safe na din yung GRX mga kamotor kasi isang bracket lang yung gagamitin natin. Pwede yung short, pwede yung long, at hindi na gagalaw-galaw pa. Ito mga kamotor, gagalaw-galaw to. Gagalaw-galaw mga kamotor. Lalo na pag mga rough road yung dadaanan natin. Pero hindi maging epekto yun sa ating video kasi nakagayro naman yung ating J-cam mga kamotor. So ayan yung aking old na pinabablog mga kamotor, spider helmet. So ayan mga kamotor, ilalagay na natin itong ating GRX Motonatics sa ating Evo helmet. Yan yung ating helmet mga kamotor, GRX 3000 glossy. Sa Motoplus din, sa Motoplus ko din ito nabili mga kamotor, worth of 3,400. Dito natin ilalagay mga kamotor yung ating pinaka chin mount dito. Pwede dito, kung basta kung saan mo gusto, basta madikit mo yung ating GRX. Dapat nakapagitna to mga kamotor. Yan, ganyan mga kamotor. Para ano, ganyan mga kamotor para mas maganda. Pero bago natin to idikit mga kamotor, pupunasan muna natin tong ating helmet mga kamotor. Pupunas muna natin bago natin idikit. At syempre pupunasan na rin natin itong ating GRX.
para mas malinis na may dikit mga kamotor. Ngayon tatanggalin muna natin itong ibang mga takip ng kanyang double sided. Sabi ng iba mahirap daw tanggalin, pero mukhang mahirap nga kasi nga solid yung kanyang pandikit para hindi matanggal o mahulog yung ating mga camera mga kamotor. Hindi lang matibay, safety pa yung ating mga camera mga kamotor. Habang tinatanggal ko itong ating mga takip ng double sided, shout out muna sa mga kagrupo, sa mga moto vloggers of the north. Shout out sa inyo mga sir, kay Sir Dario, mga iba pang moto vloggers dyan na kasama ko sa group chat, at si paring Senpai daw para Pangasinan, at kay Astig Moto FY na taga Rizal Kalinga. Shout out sa inyo mga sir. Mahirap mang tanggalin itong ating pandikit mga kamotor. Yan, natanggal din natin yung isa. Ito pang isa matibay, solid na solid talaga mga kamotor. Sa mga gustong bumili ng GRX chin mount Motonautics mga kamotor, paki-visit na lang yung Moto Plus Tugigaraw sa may likod, side, or ng Robinson Tugigaraw sa likod nya, dun matatagpuan yung GRX Tugigaraw mga kamotor. Kung napanood nyo yung unang video ko, dun ko din binili itong ating Ibu helmet mga kamotor. Okay, mahirap talaga tanggalin mga kamotor kasi sobrang dikit. Lalo na at maikli yung mga kuko ko. Yan. Mahirap tanggalin talaga mga kamotor. So ayan mga kamotor, natanggal natin yung dalawa. Itong dalawa na lang dito sa may side ang tatanggalin natin. Kahirap tanggalin mga kamotor, pero natsambahan natin yung isa. Mabilis lang. Yun. So ayan mga kamotor, tatas muna natin itong dalawa na sa gilid para hindi natin idikit. So ayan mga kamotor, ito yung ating helmet. So ayan mga kamotor, lalagyan natin ng box dito para tumas yung ating helmet, at malagay natin ng maayos. Dito natin ilalagay mga kamotor. Ay, mahirap ilagay mga kamotor. Itaas natin ng konti. So
Yan na mga kamotor. Yan, dikit na natin yung ating GRX Motonautics mga kamotor. Mga 12 hours or 24 hours natin hayang dumikit mga kamotor, para hindi na masayang yung pagdikit natin. Need natin ng 12 hours to 24 hours. Kaya babalikan natin to bukas. At itutuloy itong ating video. And meron tayong mga extra na arms. Ito yung short at long. Then yung tali para sa ating camera mga kamotor. So tutuloy ang ating video mga kamotor. Day 2. So ayan nga mga kamotor, yung dinikit nating ano, GRX Motonautics. May mga hindi masyadong dumikit sa ilalim mga kamotor. Pero may solusyon dyan mga kamotor. Ngayon, isusubukan nating ilagay yung ating camera. Ito yung mga arms niya mga kamotor. Ang gagamitin ko, ito. Itong mahaba. Gamit tayo ng Allen para maglagay natin yung tornilyo niya mga kamotor. Ayan mga kamotor. Ayan mga kamotor, lalagay natin. Mahirap kasi itusok mga kamotor, kaya trinid ko na lang. Ayan mga kamotor. Ayan, ilalagay natin yung camera. Yung mga thread niya mga kamotor, natatanggal siya. Kaya idikit nyo na lang para hindi siya mahulog at hindi pa mawala mga kamotor. Ganyan mga kamotor. Pag naka yung long na arm, ganyan yung output niya mga kamotor. Susunod natin yung maliit, kung ano yung output niya. Ganyan, tumanaw ko. So, ayan mga kamotor yung ating short na extension. Parang mas maganda siya mga kamotor kaysa sa ating long na ano, arms. So ayan mga kamotor, susubukan natin mamaya na i-video para naman makita nyo mga kamotor. So ayan mga kamotor, nalagay na natin. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And kung may mga katanungan lang kayo mga kamotor, mag-comment lang kayo sa ating comment section.